Mandaluyong. Ay isang lungsod ng Kalakhang, Maynila. Sa Pilipinas, pinalilibutan ito ng ilang lungsod. Tulad ng Maynila. At sa araw na ito, siya ang bibisitahin natin. Isa sa mga malupit at talaga namang mabagsik pagdating sa karera sa Kalawakan. Halika na mga kabisitero. Sabi-sabay na natin siyang bisitahin. Masaya to! Go na go! Ito ang Bisitero. Magsisoy nyo, ano po ang mas prepare nyo? North or South? Para sa akin, mas gusto ko yung South. Apo. Bakit po? Kasi basically, ang line ko, middle to long. Apo. Pagka North, okay rin sila. Kasi ang long distance birds, pwede sa North. Ang short distance bird, pwede sa North, hindi kaya ng South. Apo. So, kinakapos sila kung baga. Kinakapos sa South. So, ang ibon ko, adaptable to South. Apo. So, dun sa mga Tatlalogan, nakailan champion ako, tatlo. Tacloban, champion, second place. MacArthur, nakapagpanalo na rin ako, apo. Dalawa. So, kasi ang line ko dun eh. Apo. Yun ang mga line ko na gumagawa sa malayo. Apo. Yun. Kaya, mas maganda sa South. Paghahanda ng breeding natin sa mga ibon, ano po ang mga usually ginagawa nyo? Ang paghahanda sa breeding, siguro 2 months before breeding. Apo. Pinupurga ko sila. Apo. Pinupurga ko. Pero pagka nakikita kong off condition sila, saka ako bibigyan ng lasing o ano. Pero pag okay sila, hindi ako nagbibigay ng gamot. Okay. Bihira ako maggumamit ng antibiotic unless needed. Magamit ako if needed. Okay. Like many others, I know na every month, every week, or what. Para sa akin, mali. Apo. It's abuse of antibiotic. Apo. Diba? So, ang sa akin, purga. Flushing if needed. If needed lang. Pag nakita ko kondisyon sila, hindi na kailangan. Okay lang po yun. Hindi kailangan eh. Parang tao yan eh. Apo. Pag wala tayong sakit, bakit tayo kakain ng antibiotic? Tama. Diba? Ganun lang yan, as simple as that. Stay to nature, as close to nature. Sila, ang kalapati, pag nakita kong after purga, kondisyon sila, merong ibang hindi kondisyon, hindi ko nagagamitin. Okay. Pipiliin ko muna. Apo. So, yung mga healthy, yun ang gagamitin ko. Yun. Tapos, pag nag-breed na sila, yung mga inakay, tinitingnan ko, okay ba to? O hindi? Ayun, sir, speaking of inakay, meron po kasi dating nagtanong sa akin, isa po sa viewers natin sa Bisitero, nagtanong, ano po ba ang ginagawa usually ng mga fancier or pagpili ng mga inakay? Limbawa kasi minsan, di ba, labas yung pusod o madumi. Sa inyo po, paano? Well, yung labas ng pusod, siyempre lahat tayo ayaw natin. Apo. Pero, meron akong experience, isang ibon. Apo. Dahil auction bird siya, South. Wala na akong time, last pigeon ko yan. Apo. Inakay, sinaksak ko. Haba ng puso, siguro may mga 1 inch. So, nung lumalaki siya, muntik ko siya nakatay. Bakit po? Kasi sick ano eh. Parang weak siya. Weak siya eh. Pero wala eh, no choice eh. Kailangan ilaban eh. Wala na akong inakay. Alam mo, muntik manalo ng Tacloban. Wow! Kaya ang pangalan niya si Muntik. Ah, Muntik? Oo. Yung ibon na yon muntik na nanalo ng Tacloban. Dalawang ibon lang, si Emilyn yung champion. Apo. Super set, winner take all siya. Yung sa akin, auction. Tatalo lang ako ng 4 meters. Sayang. Hindi pumasok. Kundi sa akin yung auction. Sa dulo na yan, sa dulo. Dulo, Tacloban. Si Munti, umabot ng Tacloban. Apo. May pusot siya. Apo. Pero, normally, pagka ganyan, hindi ko natin na pinapabuhay. Natapon ko na lang. Pero siguro may exception lang. Kasi pero yun, talagang no choice lang po talaga. No choice. Pag no choice. Pag meron kayong choice, palitan nyo. Apo. Oh, it's better to have it. Magandang
inakay. Kaysa may diferensya. Diba? Kasi ilang buwan natin alagaan eh. Hindi natin sure kung gaganda siya o hindi. Apo. Normally, hindi sila gaganda eh. May mga ganun. Tapos, number two, yung mga puso kasi, doon nakakaroon ng infection. Lalo pag marumi yung mga paso. Infection doon nag-uumpisa. Nakakaroon sila ng trichomonasis doon. Doon nag-uumpisa. So, pag meron ganyan, nakikita kayong umamaga. Discard na lang. Critical na sila. Kasi sayang pagod, sayang Apo. Effort, Apo. Sayang pera, resources, lahat. Sayang yung time mo. Apo. So, kailangan, inakay pa lang, pili na. Pili na. Pag makakita ang dalawa, yung growth, yung isa naiiwan ng sobra malayo na, tanggal na. Ano itatanggal yan kayo? Maliit? Maliit. Siyempre. Maliit. Apo. So, tinatanggal ko na yun. Apo. Pero kung yung unang linggo kasi maghahabol yan eh. Dapat pala sir sabay sila? Hindi. Paano po ang dapat? Hindi sila magsasabay kasi ang itlog, hindi sabay nagkahat siya. Ah, okay. Diba? Apo. So, may pagitan ng isang araw yan. Apo. So, yung unang, ano yan, the second touch, mga ganyan, maliit na konti. So, within 1 week, pag kumakain na sila ng solid, maghahabol yan. Paglagay ng sing-sing, maghahabol na yan. Apo. Pero siguro after 2 weeks, pag makita mong lumiliit yung isa, tapo na. So as early as in the nest, tapo. Piliin na ninyo. Yun, ganun. Para tuloy-tuloy ang mga healthy pigeons sa loob mo. Maganda ang paglaki nila. Apo. Wala siyang masyadong mga sakitin. Apo. Mahirap yung mag-alaga ng mga sakitin. Pero tama. Diba? How about the flyer, sir? Sa flyer, yung pag-umpisa, ang ginagawa ko, exercise, importante. Low fly. So, ang ginagawa ko sa una, inapalabas ko dyan sa flying pen sa taas. Apo. Pag-viewing mo na sila. Apo. So, after mga 1 week, tsaka ako bibitaw. Well, dito sa loob ko, experience ko, konti lang ang nawawala. Apo. Konti lang. Siguro sa 100, mga isa, dalawa, mga ganun lang. Fly away, konti lang. Siguro, swerte lang. Hindi ko alam. So, exercise, every day. Nung pagbitaw ko, pag maliit pa sila, ang bitaw ko, mga bandang 11. At ang hali na po? Oo, mga first na release ko. Apo. First exercise, bandang 11 or up to 12. Apo. So mga 2 to 3 weeks yan, ganyan. Tapos i-adjust ko yung time gradually. Apo. Pag lahat sila marunong na. I-adjust ko, pag-wayong 10, after 2 weeks, 9, 8, 7 o'clock. Hanggang umaga na. So gradually ang change of time. Ah, okay. Hindi ko yung binibigla from 11 to 7. Apo, ano po ang reason, sir? Kaya bakit hindi pwedeng biglain siya from 12 to 7 a.m.? Kasi yung sa tingin ko, yung temperature everyday na nila na experience na-adapt na nila kumbaga. 11, tapos bibiglain mo ng 7, iba na ang temperature, no? Apo. Ha? Mabibigla sila. Apo. Sa akin lang yun, ha? Apo. Hindi ko alam sa iba. Apo. Based on my experience, yun ang ginagawa ko. Dahan-dahan lang. Mabibigla. Yun. Tapos, exercise. Before, pag malapit na ang, for example, 1 week before training. Not 1 month before training. Yes, sir. Medyo pipilitin ko sila ronda. Gumagamit po ba kayo ng quitis or... Hindi. Para lumipad sila? Hindi. Never ako magbigay ng quitis. Apo. Kasi ang ibon, pagka nabibigla sila, maalala nila eh. Pag nagugulat, matatakot. Oo. Pag tinatakot mo, Apo. Maalala nila yan eh. Diba? Apo. Minsan, konting pagbaba ng landing board, boom, lilipat yan. Ayun. Kasi naalala nila yung ginagawa. Itong
Tamang tama, pag-uwi sa karera, may pumutok sa tabi, lilipat yan. Apo. Diba? Tama. Sa akin, ang ginagawa ko, pinapalabas ko, sinasara ko muna. Bahala na sila sa labas. Mga 1 hour sa labas. Lakat-lakat sila. Bahala na. Hanggang matagal na sila lumipat, makikita kong kaya ng training. Saka ako sinasali sa training. Ah, okay. Nagsa-self-toss po kayo? Dati, nung araw, nag-self-toss ako. Pero parehas eh. Pareho lang? Oo. Lately, wala na kasi number one, wala akong resources ang dala ng self-toss. Wala akong sasakyan. So, ang first toss ko ngayon, siguro, it's been almost 10 years na. Tagal na rin? PHA kagad. Diretso na? First toss, PHA. Opo. Yan. Minsan, nawawala. Opo. Minsan, kompleto naman. Opo. So, depende sa alaga rin yan. Kasi importante, bago mo itos yan ibon, malakas na sila lumipad. Opo, tama. Madalas yung mga nawawala sa training na first toss, mahina pa sila sa loob eh. Yun ang cause eh. Kaya pala. Minsan hindi sakit eh. Mahina lang sila, kulang sila sa resistensya. Opo. Parang athlete. Kailangan bago basketball. Diba? May tournament. Opo. Training ka training. Talaga. Tama. Palapate, isang athlete. Diba? Opo. Kailangan training. Tama. Exercise. Yan, ganun. So, yun lang. Tapos karera na. Ang napanood nyo ay ang episode 21. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Jesse Bautista ng Little Baguio, CJM Loft, Moisky Loft, Arnold Johnson Ursua, Rafael Villanueva from Canada, RF Loft Official, Ronnie Cruz of Gitarista Loft, Rog Biv Skywalker from Dubai, UAE, Alvin Jan Vargas from Quezon City, PJ Gonzalez, Martin Cuarez Jr. ng 3MC Brothers Loft from Antipolo City, Jason Loft from Binyan, Laguna, Jeff Mark Lozano ng La Union LUFC Club, Challenger Scoop B-Boy Medallion, Imer Loft from Pandacan, Manila, Becho Gaming 84, Jules Olivares, Mac Lidasan from Cotabato City, Akiloft TV, TRURPC, at RPSC ng Romblon, Hagiman Johnson, JC Reyes, Glenn Montibon Loft, Edgar Loft TV. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!